Jackie. And for today's video, isi-share ko sa inyo ngayon guys ang pagpunta ko sa Philippine Embassy dahil ako ay bubuto. So ngayon ay April 28, 2022. Mag-aalas 9 na ng umaga dito sa Bahrain. So pupunta ako ngayon dun sa bus station para sumakay ako ng bus papunta sa Manama. At isi-share ko sa inyo guys kung paano makarating ng Manama, kung paano bumoto dito sa Bahrain. So, nung mga nakaraang buwan, last November siguro yun, kung hindi ako nagkakamali, pumunta kami doon sa Philippine Embassy para magpa-register. So, ako, dahil naka-register ako sa Kuwait noon, so, nilipat na lang dito sa Bahrain. Dahil active raw yung registration ko doon sa Kuwait. So, nilipat na lang dito sa Bahrain. So, yun, nagkapag-register kami. At muntik pa kaming hindi makapag-register dahil late na kaming pumunta doon sa embassy. Late na kaming hinatid ng amo ko. Hindi na lang, nakapasok pa kami sa loob ng embassy. So, andito ako ngayon guys sa bus station. Ito yung bus station dito sa Arad. So, as you can see, sarado yung mga tindahan. Dahil ngayon ay Ramadan. So, hindi pa tapos yung Ramadan. Sarado sila. Mamaya-maya pa yan magbubukas. So, ito yung bus station dito sa Arad. As you can see, ayan yung Arad na pangalan niya dyan. Sa poste, nakalagay, Arad. So, upo muna ako dyan. Mag-aantay ako ng bus papunta sa Manama. So yun guys, update ko kayo mamaya kung ano yung mga gagawin ko sa Philippine Embassy. So Arad, Avenue 29, Arad. So yan yung nakalagay, bus. Pag nag-aantay ako dito ng bus guys, isi-share ko lang sa inyo ang mga kailangan pag bumuto tayo sa Philippine Embassy. So, nakita ko lang sa TikTok ang mga requirements dahil may nag-post na mga kabayan na nakapagbuto na sila at pinost nila kung ano yung mga requirements. So, ito yung requirements, passport, at yung CPR, kumbaga civil ID dito sa Bahrain. So, binigay ng amo ko yung passport ko, civil ID ko, at yung sahod ko ngayon. Naintindihan naman ako ng amo ko kaninang umaga, binigay sa akin yung sahod ko, passport at civil ID ko. So andito siya guys. Ito yung ipapakita ko dun sa Philippine Embassy. So ito yung CPR ko dito sa Bahrain, binigay ng amo ko, pati yung passport ko. Ito siya. Ayan, passport ko. Hawak kasi ito ng amo ko. So, ngayon lang niya binigay dahil pupunta ako sa Philippine Embassy. At ito naman yung maliit na papel kung saan binigay sa amin ito sa Philippine Embassy nung pumunta kami doon. So, kanina nasabi ko, November kami pumunta. Nakalagay pala dito sa date nung pumunta kami. Nagparehistro kami doon nung October 14, 2021. So, nakalimutan ko na kasi guys dahil mga ilang buwan na rin ang lumipas. Makakalimutin na ako. So, hindi ko na matandaan yung kung anong buwan ba yon at petsa. Buti na lang nandito nakalagay. So, kanina nasabi ko November. Mali pala yun guys. So, ito yung date nakalagay dito. October 14, 2021. So, ito yung binigay sa amin. Ito yung acknowledgement receipt. Talagay dito, transfer from post to post. So, tin-transfer na lang ako dito sa Bahrain. So, tinago ko lang to. Kailangan nila, ibibigay ko lang to mamaya pag hinanapan ako. So, update ko kayo mamaya guys kung ano yung ganap sa Philippine Embassy.
Time check, alas 8:42 na dito sa Bahrain ng umaga. So, antayin ko lang yung bus na dadaan. So, nag-antay ako dito mga 8:34. So, 8:42 na ng umaga, wala pa rin yung bus. So, pag-iisipan ko kung sasakay ba ako ng bus, pag matagal yung bus, or magta-taxi ako. So, pag-iisipan ko guys kung ano yung sasakyan ko ngayon dahil matagal yung bus. May dumadaan dito na bus pero matagal siya, wala pa siya. So, mga may oras siguro yung bus nila dito kung anong oras dadaan. So, aantay-antayin ko lang ng konti para makarating ako sa Manama. So, upo muna ako dito guys. Ito yung dala ko. May paper bag akong dala-dala. Ito yung ano nila dito. Kahoy lang din yung ano nila, pero sa ilalim may bakal at may bubong. So, ito yung bus stop nila dito sa Arad, Bahrain. A few moments later. Ayan na yung bus. Parating na siya. Sa wakas. 9:06 ng umaga. Manama. So, nag-stop muna ng 15 minutes. Mag-stay yung bus dito sa terminal ng Moharag. Dahil break time ng driver. So, ako na lang natira dito guys. Ako na lang natira dito sa loob ng bus. Dahil yung ibang mga passengers ay bumaba na. So, ako kasi pupunta ako sa Philippine Embassy. So, antayin ko lang yung driver. 15 minutes yung break time niya.